At ito hong ano, si Bato, alam naman ninyo, no? Si Bato po ay off limits na sa Estados Unidos. Kumbaga, no pets allowed. Off limits. At ang katakataka po dito ay ngawa na ngawa si Bato tungkol dun sa pagkakakansela ng kanyang US visa. Parang bata. Ano-ano sinasabi. Mapait. Bakas na bakas ang kapaitan sa kanyang mga pananalita. Eh dahil siya mismo naglabas nitong balitang ito eh. Sa kanya mismo nagmula ang balita na kinansela ng US Embassy o ng US Government ang kanyang visa. Kasi hindi ano yan, hindi normal yan na isinasa publiko ng US Embassy. Eh kahit naman yata ibang mga embahada eh, hindi normal eh. Hindi na ina-announce. So nag-announce nito si Bato de la Rosa mismo. Ayon sa kanya ay mula daw yan sa mga kaibigan niya sa embassy. Eh bueno, mga kaibigan, balikan natin itong pag-uusapan natin. Ano po? Si de la Rosa, eh kinansila na po yung kanyang visa. Eh ako'y naniniwala, marami pa yan. Diba? Kasi yun ang sinabi nung gobyerno ng Amerika eh. Lahat ng may kaugnayan doon daw sa kaso ng human rights violation. Kasi yun din ang paniwala ni Bato de la Rosa, mga kaibigan, na yung pagkakakansila ng kanyang US visa, eh ang kadahilanan niyan yun daw extrajudicial killing at human rights violation sa ilalim ng inilunsad na madugong kampanya laban po sa illegal drugs, mga kaibigan, ano po. Siguro yun din ang information na kanyang natanggap, di ba? Siyempre, doon sa kanyang siya nagsabi na mga kaibigan niya yung nagsabi sa kanya na yung kanyang visa ay kanselado na. O edi pati yung mga lahat ng may kinalaman sa mga ano ho, sa kampanyang yan, siyempre kasama na rin sila dyan. Ang nakapagtataka larang, ito si de la Rosa, mga kaibigan, eh siya nag-telegraph, nagsapubliko nito pong pagkakakansila ng kanyang US visa. Kasi po, hindi ho normal yun na ang embassy eh magpapalabas ng statement kung patungkol sa mga visa. Basta't may kaugnayan sa visa. O, mga kaibigan, naniniwala si Bato, yun nga, ang pagkakakansila sa kanyang visa ay kaugnay ng pagkondena dyan sa EJK. Kanina may nabasa ako, kapiraso eh, na isang bansa sa South America, Honduras ba yan o ano yan? Isang bansa, Nicaragua, ganyan. Meron ding mga opisyal ng gobyerno ron na kinansila na ng Estados Unidos at ng European countries yung pong kanilang mga visa. Yan din po ang dahilan eh, yung human rights violation, mga kaibigan. So, eto si Bato, nung magsalita siya, ang sabi niya, yun daw pagkakakansila sa kanyang visa ay nabalitaan na niya. Meron daw mga usap-usapan pero wala pa raw siyang natatanggap na official confirmation ng embassy sa Maynila.
Oh, at balak pa nga raw niya sumulat. Ba, susulat ka pa. Eh, alam mo na palang kansilado yung visa mo, eh, hindi naman sila kwan eh, nagbibigay ng mga ganyang statement eh. Ikaw ang naglabas niyan eh. Oh, ngayon, nung mabalitaan niyang kansilado na visa niya, eh parang napakapait. Kunyari eh, baliwala sa kanya yung pagkakansila ng visa niya. Ha? Eh, pero bakas mo sa kanyang mga pananalita, yung matinding hinanakit, ha? Sa pagkakansila ng kanyang US visa. At nung makarating, itong tinanong yata si Senate President Tito Soto ng ilang mga taga-media, eh, ang payo ni Soto, eh, salit na pumunta siya ro, sa Europa na lamang siya magpunta. Di ba? O, yan ang sabi ni Soto. Ngayon, buong pagmamalaki naman na sumagot si Bato dahil tinanong sa kanya ng mga nasa media, sabi, ano masasabi mo? Sabi ni Senate President Tito Soto, eh, sa halip na sa Amerika, sa Europa ka na lang pumunta. Alam niyo ang sagot ni Bato? Why Europe? Bakit sa Europe? Ha? I would rather go to China. I could just walk along the Great Wall. That's enough to make one happy. Yabang ano po ng sagot, ha? Parang akala mo, baliwala sa kanya yung pagkakakansila ng visa niya, pero nauna rito, eh, ang sabi niya eh, ano, hindi ko na pwedeng madalaw yung kapatid ko, pati mga pamangkin ko, doon sa Amerika. Oh, yun ang sabi niya, di ba, nung una. Oh, ito naman ngayon, bakit sa Europe? Eh, mas gugustuhin ko na lang, punta na lang ako sa China. Ha? Oh, para makapaglakad-lakad ako dun sa ano, the Great Wall, ha? Oh, eh para eh sapat na 'yun para lumigaya ako, mga kaibigan. Oh. Eh sabi niya lang 'yun. Why Europe? Bakit Europe? Ba't nakakasiguro kaya si Bato na sa Europe eh papapasukin siya? Ha? Nakakasiguro ba kayo? Yung mga kinansila ng visa o kinansila ng mga visa ng US Embassy dahil sa kaso ng human rights violation, eh malamang sumunod Europe eh. Hindi lang Amerika eh. Katulad yung sinasabi ko, nabasa ko kanina, may nag-post. Statement ito ng American na official eh. Mga kaibigan eh. Tungkol sa mga kinansila ng kinansila rin ng visa sa isang bansa dyan sa South America eh. Oh, pati Europe, kinansila rin. Kapareho ang dahilan kung bakit nakansila ang kanilang mga visa tungkol sa human rights violation. Ha? Mga kaibigan. E di malamang sumunod na rin ang Europe na mag-ban dito kay Bato at saka dun sa ibang mga official. Kasi si Bato, isa yan sa mga kundi man pangunahin eh, na pinapananagot dyan sa extrajudicial killing ng ibang mga bansa. Eh bakit ba sila gumagawa ng hakbang? Eh kasi nga po, signatory tayo dyan eh. Sa kasunduan na yan eh. Kasama ang Pilipinas dyan eh. Kaya ibang presidente ang pumirma dyan, ha? O pinasok ang kasunduan na yan sa panahon ng ibang presidente, eh, kasama ka doon kung ikaw ang sumunod na presidente, kasi yung pagpasok ng isang presidente sa mga ganyang nagkakaisang bansa, di ba? Na may itinataguyod na nakuha, na adhikain, mga kaibigan, ceremonial ang presidente ron. Actually, yung bansa ang kwan doon eh. Ang nakikipagkaisa ron eh. Kumakatawan lang kung sino yung nakaupong presidente. Hindi ho ba?
Ganun yun eh. Di ibig mo sabi, kung nangyari na ngayon yan, tapos pinapananagot ka, dahil pananagutin ka, hindi mo nakikilalanin. Di ba? Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Oh, pag pabor sa'yo, kikilalanin mo. Pag hindi pabor sa'yo, eh, hindi mo kikilalanin. Eh, hindi pwede yun, mga kaibigan. Ngayon, eh, nagtataka si Bato eh. Parang pinalalabas niya. Ang dami niyang katwirang sinasabi. Eh, ako nga niya eh. Nakita niyo ba akong ganito, gano'n? Nag-order ba ako pagpapatayin niya mga yan? Oh, nung ako PNP chief, mga kaibigan, marami kang nakalimutan ah. Marami kang statement na binitawan noon ah, tungkol dyan sa pagpatay, eh nakalimutan bigla ni Bato yun. Oh, hindi rin siya nag-order ng mga ganon. Ha? Eh, granting, for the sake of argument, eh ikaw yung ano eh, happy ng Philippine National Police eh. Eh, sino mananagot doon? Hindi ba? Oh, ngayon, ang gustong palabasin ni Bato, mga kaibigan, eh, kwan, minamaliit niya yung Europe. Minamaliit niya yun. Eh, siyempre, susunod na yan. Bakit to? Lahat ng bansa nakasali doon sa mga sa kasunduan na dapat gumalang sa human rights, mga kaibigan, eh wala kang magagawa eh. Kaisahan yun eh. Ha? Eh pwedeng sumunod yun na kansilahin ang visa mo. O kaya, halimbawa, hindi kinansila ng isang bansa na nakikipagkaisa doon sa para sa paggalang, pagrespeto sa human rights ha mga kaibigan, eh kung ano eh, eh pwede sila magpatupad ng pag-aresto sa iyo. Halimbawa, tumapa ka ron, hindi nga kansilado visa mo, o kaya inisyuhan ka nga ng visa dito, ha, halimbawa kumuha ka ng visa Europe na pero wala silang ginagawang pagkansila sa visa mo. Kaya nung kumuha ka ng visa, na-issuean ka ngayon. O subukan mong pumunta ron. Di ba? Total, baka bigyan ka ng visa dito. E pagdating mo ron, iposas ka naman. Di ba? Yan ang mahirap, mga kaibigan. Ibig sabihin, eh lumiit na mundo mo. Yan ngayon ang mga hindi naiintindihan eh. Na retaliation eh, kapag ka lumabag ka dun sa pinagkasunduan ang isang bansa, hindi naman ang pinananagot lang eh kayo, di ba? Dahil sa hindi lang naman si Bato, marami kayo eh, di ba? Oh, mga kaibigan, kaya ano ho, ha? Hindi dapat magyabang si Bato na bakit Europe anya? Baka alam mo, baliwala sa kanya yung Europe. Eh, ang mahirap kasi dyan, yung pagkaisahan ka. Hindi ba? Isolated ka. Oh, wala ka nang pupunta. Hindi sa China ka nalang magpunta talaga. Di ba? Kung tatanggapin ka rin nila. Eh, baka tatanggapin ka nila, mga kaibigan eh. Hanggat maganda ang relasyon ninyo sa China. Eh, alam naman ninyo yung bansa na yan. Wala akong katiwa-tiwala sa mga taong yan, mga kaibigan. Eh kasi hindi naiintindihan ni Bato eh. Pinakikita ng Amerikano, ng gobyerno ng Amerika, na hindi pwedeng wala silang gawin. Batas yan eh. Yung kasunduan, batas yan, mga kaibigan. Dapat, eh sumusunod ka kung saan yung mga alituntunin. Ha? Na napagkasunduan. Oh, ang sabi nga, eh, we are a government of laws and not of men. Hindi pwede yung kakatwiran mo dyan kasi palibasa nasanay itong si Bato at saka yung mga iba rito na yung batas nababago eh. Nagagawa nilang labagin yung batas at sa pamamagitan lang ng salita nila, mga kaibigan, eh, baliwala na yung batas. Oh, hindi na
hindi na sinunod yung proseso ng batas. Pinalulusutan, pinaglalaruan mo yung batas. Oh, eh hindi pwede yun doon. Dito pwede yung sinasabi ni Bato. Eh pero sa kanila hindi. Hindi ba? Ang talaga namang totoo naman yun eh. Tayo, kaya nga tayo may ginagawa yung batas. Eh para yan, sumunod tayo dyan at ipatupad yung batas. Ha? Eh yan eh. Ano ho? Hindi yung tao ang magpapasunod sa'yo. Kundi yung batas na ginawa, ha? Ang dapat sundin natin. O, hindi yung kung ano yung sasabihin ninyo. Eh kasi yun ang doon sila nasanay. Mga kaibigan eh. Hindi ba? O. Eh yun ang hindi naiintindihan ni Bato. Ha? Eh para kay ngayon dahil sa mukhang malabo na siya makapasok sa Amerika at saka sa mga bansa sa Europa, eh nakikiramay tayo kay General Bato, di ba? Masama nga lang yan, baka may deposito kayo ron. Hindi mo na makukuha. At saka huwag ka malungkot. Si Lito Lapid man, di makapunta ron eh. Di ba? Dalawa na kayong senador na hindi makapunta ron. Meron pa yata ang ibang mga senador dyan. Iba-iba naman ang kaso. Ang alam ko, si Lito Lapid, di ba natandaan ninyo na huli yung asawa niya? Nagpuslit ng dolyar na hindi dinideklara. Eh, hindi naman pala masama yung magpasok ka ng dolyar. Alam ba, dito ginagawa yun eh. May nagmamagaling nga dyan na isang party list. Ha? Nagmamagaling tungkol sa pagpasok daw niya, kailangan daw imbestigahan yan, money laundering daw. Eh, hindi naman pala masama ang magpasok ka ng pera. Ang masama kapag hindi mo idineklara, yun ang batas. Magdideklara ka basta lumagpas sa $10,000, mga kaibigan. No? Si Lito Lapid, nahuli yung asawa niya ron. Hindi ko matandaan kung mga 50 mil dolyaris yung bit-bit, eh, tinago sa mga medyas eh. Sa Las Vegas. Oh, nagkaasunto yun, nilitis doon, at na-convicted ha, dun sa krimen, mga kaibigan. Eh, ba't si Lito Lapid, balita natin, di makapunta ron. Eh, paano, nung nahuli yung asawa niya, eh, tinanong sa kanya, saan galing itong pera mo? Eh, sa asawa ko. Eh, sino ba asawa mo? Eh, senador sa Pilipinas. Ah, ganun ba? Oh, sige. Simula nun, di na nakapasok si Lito Lapid, tatakot siya. Ha? Kasi baka pagbaba niya ron, pusasan din siya. Siyempre, nakumbik yung asawa mo eh. Di ba? Oh, kaya si General Bato, kung pupunta ka sa China, sama mo naman si Lito Lapid. Para makapasyal sa Great Wall, mga kaibigan. Ano? At saka sana, eh kung kailan man binabalak ni General Bato na pumasyal sa Great Wall of China, mga kaibigan, eh heba safe trip ika nga, ha? At nawa ay ma-enjoy mo yung iyong pagpunta ron sa Great Wall of China.